Tayo po ngayon ay pupunta sa Liang Villar Bataan upang mag-conduct po ng winemaking. Dahil ang Municipal Agriculture Office po ng Pilar ay in-invite ako na magturo ng wine sa mga farmers po sa lugar na nabanggit sa Liang Villar Bataan. Sa family namin, sabi ng nanay ko, bawal yung madamot. Eh, wala naman kaming pera na ma-share, pero I do have the knowledge and skills naman po. So, yun yung sinishare ko sa community. So, itong community po na ito is mostly farmers po yung nakatira dito. So, marami po kasing mga fruits and vegetables po na napuproduce dito sa community na ito. During season po, marami mga prutas at gulay yung nasisira. So, kaya maganda po na yung mga prutas na yon is ma-process natin into wine at nang maging magsilbing income generating project po ng community. First time po nila na mag-attend ng ganitong training. As far as Olongga po, then Mariveles, so Dinalupihan. So, yun po yung mga medyo malayo-layong nararating ko na po regards to community surveys. Si Ma'am Julie po, yung MAU officer, para po malaman natin yung exact venue. Kasi ang instruction lang po niya is lampas po ng Bataan Rehabilitation Center. So, nandito na po tayo, nakalampas na tayo. Hindi ko lang po alam kung saan yung venue na sinasabi po niya. Hello, ma'am. Nandito na kami sa Liang. Lampas po ng rehab. Ito na, nakita ko na si sir. Saan tayo, sir? Ito, nakita ko na po si sir, ma'am. Sige po, see you po. Bye-bye po. Apo. Sunod na lang ako sa inyo, sir. Ito na po si sir. Sunod na natin, sir. First time niyo rin makapasok dito sa community. Opo. Kaya hindi ko rin alam talaga yung venue nila. Pero sanay po ako nagtuturo sa ilalim ng mga puno. Mas presko po siya. So knowing na ang Liang po is bulubundukin, marami po tayong iba't ibang klase ng prutas na nakukuha sa community. Kaya part po yan ng Gender and Development Program po ng munisipyo ng Pilar. Bali po nagtitrain po tayo sa mga farmers and mga fisher folks po natin kung sa coastal po para po magkaroon po sila mga karagdagang livelihood para po sa pamilya nila. Si Ma'am Badet po, since 2015 po kasi nag-e-extension work po ako, kasama ko na si Ma'am Badet. Nadadala ko po siya kahit saan, kahit po sa coastal area, kahit po sa ilalim ng puno lang po kasama ko si Ma'am Badet na nagtitrain. Lahat tayo masaya. Hindi po dapat masama yung kanyang kulay. Si Ma'am Badet po kasi is libre namin na hihiram. Minsan nga po, pati yung mga gamit niya po, napapahiram niya po sa atin, sa munisipyo ng Pilar. Malaking tulong po, kasi kung magbabayad po tayo ng mga trainer, napakalaki po. So, ang pine-prepare na lang po ng office namin, yung pong mga ingredients, yung iba pang sangkap na gagamitin po, tsaka participants, yun lang po. Yung kaalaman po is libre, kaya nga po nakakatuwa. Minsan nga po, very busy kasi si ma'am, nakita nga po namin marami siyang award. Hindi niya pa rin po nalilimutan yung community service. So ang gagawin po natin this time is lemon oil. May press siya, mas masarap. Depende sa panlasa ninyo. Dati kasi nag-business din ako nung bata pa. Pero iniwanan ko po yung pagkikake. Kasi mas
masarap sa pakiramdam nung marami po akong natutulungan. Kung magbi-business po ako, wala po ako sa community. So masaya na po ako na may umuunlad na tao nang dahil po sa naituro ko po sa kanila. And yun naman po kasi is blessing na binibigay ni Lord yun sa akin eh. Hindi man po ako nagbi-business, hindi man po ako kumikita doon sa mga would-be business ko. Pero yung hindi magkasakit yung pamilya mo, yung walang problema, napakasarap na po yun sa pakiramdam at kinukonsider ko po yun na napakalaking blessing para sa akin. So in return, binabalik ko naman po yun sa kapwa ko by conducting different trainings po. Madali lang po siya, Miss Audrey. Kailangan po natin yung ating malaking bagay sa amin yun dahil ako lagi na sa bahay na ako. Tinitinda lang po namin yun sa ano sa bayan Portikles ang mangga ay matitira na natitira maliliit pinapamigay na lang namin napakarami dito minsan nilalangaw na lang nagkakalaglan hindi na nabibinta ay ngayon pwede pala yung ganyang mga natitirang mangga tsaka wala gawin namin wine. Kailangan natin umahiwagang katsa as much as possible tatlong Tato. Pagka naman ginusto mo, kaya mo at madali. Pagka seryoso ka sa pinapanood mo at pinag-aaralan mo, madali lang gawin. Pero pagka hindi ka masyado seryoso sa pinapanood mo, pinag-aaralan mo, eh mahirap gawin. Kahit nasa bahay kami, katulad ng mga product namin. Kaya yung nakita ko, pinag-aaralan ko mabuti. Ganito lang pala kadali gumawa ng wine. Kailangan lang talaga dito sipag. Kung ano yung marami rito, kaya i-assist naman tayo. Si Ma'am yung lemon, mabilis dumami yan, mabilis mag-una. Kaya parang gusto niya. Papayapikin daw po ni Sir yung kanyang banana wine para may idea po kayo ano yung lasa ng ating wine na ginagawa. Masim. Pero masarap. Masarap ang lasa niya. Masim. Masim. Taka parang medyo ordinaryong wine lang niya. Natikman mo. Masim na matamis na may init sa katawan. Masarap. Parang tuba ba? Sarap po. Hindi masyadong lasa yung pagkasago niya. Pero masarap siya. Maganda po yung ano ni Ma'am Badet. Kasi sa una-una, kagaya ko, una-una, hindi ako interesado, isipin nyo. Totoo naman nung inanay niya na makatulong kasi kaysa ako nakatambay ka dyan, wala ginawa. Yun ang paggagawa naman natin eh. Nasa lilim ka. Ipinupush niya lang ho yung tao para matuto. Kung inanawal lang ho ng tao yung pag-iisip nila, kumbaga, hindi pang kay Ma'am Badet yung sinasabi para sa ating aming lahat. So with that, magandang tanghali po at maraming salamat po sa inyong pag-iisip. Yeah!